So, maayong hapon sa tanan. Welcome back sa ating After Effects Basic Training Tutorials. Let's talk about keying and transparency. So, I have a clip here. Green screen. Woman walking. So, gagawin natin, i-cut out natin yung green. So, using the key light effects. So, tuloy matagal tong gagawin yung So let's go, let's right click, go to effects, and then keying, and then key light. So ito yung effects ng built-in ng After Effects to key the green or blue screen. Usually ginagamit sa movie industry green or blue screen na nagamit nila. So, dati pa to, very popular technique when you talk about movies. And kahit sa news, meron na rin. So, kita natin yung sa news may green screen din. So, let's go here. Change natin yung ito, screen color. Click natin yung color pick. Okay. And then toggle button, toggle na ng transparency button. Ayan. So, naka-transparent na siya. Problema, meron pang mga madudumi. I-clean out natin 'to. Adjust natin. Punta tayo sa screen matte. Let's adjust the clip white. Babaan natin. Tapos, adjust natin, increase natin yung clip lock. Okay, tapos, pwede natin adjustan yung gain. Screen gain. Ayan. So, ayan. So, madali lang. Just for training purposes. Actually, marami ka pang pwedeng i-adjust yan para mas clean yung pag-cut out natin sa green. Okay? So, ready na yan. Lagyan natin yung kahit anong background gusto natin na babagay doon sa character. Okay, let's talk about masking. Yung masking, off muna natin to. Itong masking, parang ano lang siya, cutter. So, you can use the tool, pin tool, this one. Sorry, hindi ko na-select yung file. Dapat select mo muna. Ayan. Parang cutter siya. So, ayan. Kakut out na natin. Tapos, meron siyang mga properties na pwede nating i-adjust. Mask. Ayan. Meron siyang shape. Ito yung shape. Ito mismo yung shape. Hawak muna natin para makita natin yung path niya. Ayan. Of course, kasi andito tayo sa After Effects, keyframeable siya or animatable siya. So, pwede siyang i-animate. For example, click natin yung stopwatch. Yan, kung naglalakad siya, so, move natin yung keyframes. Ayan. Just natin ko there, sorry. Uy. Adjust natin ito. Yeah, so as you can see, nagmo-move din yung keyframes natin. Ayan. Tapos meron siyang feather. Adjust natin yung feather. Kita natin nagsusoften yung edge ng clip natin. Yung kinakat natin na video. Tapos, yung opacity saka yung expansion. Yung mask expansion, nagsisink sa o nag-grow the feeder. So, nag-grow, shrink yung feeder natin.
in-adjust. Yan. Okay? So, ito. So, ito yung masking. So, ito, ganito natin i-adjust. So, gagamitin yung masking. May fader siya. Masking fader at saka yung path. So, depende sa project natin. So, delete muna natin to. So, pwede rin masking gawin na using this rectangle tool or shape tool. Kasi meron siyang round rectangle tool, ellipse tool, or polygon tools. So, pwede rin siya. For example, ayan. Pwede rin siya. So, adjust natin. So, ganyan. Animate natin. So, pwedeng shape tool gamitin for masking. At pwede rin pin tool. Magagamit itong masking pag especially mag-crop ka ng video. For example, like this. Magamit tayo ng green screen. Tapos, meron tayong ibang part na ayaw nating gamitin. Katulad nito. Tapos, pag gumagawa ka ng collage o montage, video montage, magandang mixing yung pag ginagamit natin yung masking tapos feather natin. So, soften yung image ng mga video na i-collage o montage natin. Okay? So, let's go to teka muna, try muna natin yung ano. Lagyan natin ng background para kompleto yung illustration natin para sa key light effects. So, balik tayo sa key light. Ayan. Tapos, crop natin uli. From here. Tapos, ayan. So, wala siyang background. Ayan. So, kahit this part lang. Okay. So, hanap tayo ng background video dito. Example, drag natin dito. Render natin. Video din. Tingnan natin yung false. Ayan. Ganyan dito lang. Kasi nagmo-move yung camera eh. So, dapat naka-steady siya para mas realistic siya. Okay? So, yan. Meron na kayong basic in compositing layers using the key light effects. Para sa green screen at saka blue screen na mga project natin. Okay? Yeah. So, adjust lang natin yung color correction. At uli yung color correction, ah, mas bagay na siya sa background video natin. So, ready na siya. Pwede siyang gamitin actually. So, dapat yung subject nyo bumabagay doon sa background para hindi siya halatang. Nilagay mo lang siya doon. Ganyan yan. So, kung kaya yung lights, kung saan galing yung lights sa background mo, ganun din yung lights sa subject mo. So, para mas realistic siya. Okay? So, let's continue. Let's go to transparency. Delete muna natin to. Delete natin yung key light. Masking, delete. Balik tayo. Let's go to transparency. So, before we continue, let's talk about transfer mode. Yung ginagawa ng transfer mode, biniblend na yung layers
beneath the layer. So here, this is the transfer mode or blending mode. So you hit E4. For example, wala siya dyan. E4 mo lang. Tapos, lilitaw din siya dyan. That's the shortcut of the transfer mode or the blending mode. So let's try. At tayo ng paint splatter. So meron tayong video. White, color white yung back paint niya, tsaka back yung background niya is black. Solid video dyan. Okay? Tingnan natin yung toggle transparency. Toggle button natin. So, wala siyang, hindi siya naka-transparent. So, pure video, black and white siya. So, let's try to adjust. There are a lot of presets na pwede natin gamitin. So, depende sa gamit nyo, explore nyo lang. Let's just try first the screen. So, ang ginagawa ng screen, so yung darker part or yung black part, dinidelete niya. And then, yung white yung naiiwan. So, parang paint effects. Ano nangyayari? Paint splatter. So, pwede siyang gamitin elements. So, depende sa projects na gagawin natin. Ayan. Let's try the multiply. So, sa multiply naman, reverse siya, baliktad. Yung white naman, kinaka-cut out niya, tapos naiiwan yung black. Ayan. Oh, see? Yan pag overlay, yan yung effects niya. Okay, try nyo lang. Ito, actually, ito, very useful tong transfer mode or blending mode para sa compositing. Yung compositing yung mga layers, layers after the layers para ma-mix yun for your video backgrounds or title backgrounds. So, importante yan na malalaman natin. Na-try natin to kung ano pang pwedeng ma-gamit natin na option. Okay? So, yan. So, so pwede rin siyang so, this is video, no? So, try natin picture. Pwede rin gamitan natin yung picture. For example, meron tayong natin ang photo na pwede gawin. Ito. Magbe-blend din siya. Try natin i-blend to. Pwede natin gamitin effects din. Let's try the screen. Yan. Yan. Kita natin. So, lahat ng mga white part, yung nadi-display niya. So, almost white, the whiter part, nakikita natin. Pag try natin yung multiply, yan. Magandang effects, no? Yung darker part naman, yan yung nakikita natin. Meron nating overlay, parang mix siya. Mix siya ng screen saka multiply. So, very useful. Pag nasasabak na kayo sa trabaho, ito, very useful to. Gagawa ka na yun ng video. Backgrounds for your title blocks. Magagamit nyo to. Okay? So, let's talk about track mat. So, ito, nasa ano tayo, blending mode or transfer mode. So, try naman natin yung track mat. Tayo ng ito yung ink drop. This one, okay. So it's the same video.
yung white at saka black and white lang siya. Pure solid video. So ang ginagawa ng track mat, yung ginagawa ng After Effects using track mat na technique. So yung kung meron kang video na wala pang transparency track. So yan yung ginagawa niya. It adds transparency dun sa layers na wala pa siyang transparency track. So katulad nitong video na solid video pa siya. Wala siyang transparency. So yan yung ginagawa ng track mat. Tingnan natin kung para maintindihan natin. Okay? So ito. Ito yung track mat. So click natin to, drop down. Click Luma Mat. Yan. See? So magandang ano, pang-transition. Okay? You can adjust, no? You can adjust the source video or the track mat yung target natin. Yan. So pag on natin yung toggle button for transparency, yan, makikita natin naka-transparent siya. So yan ang ginagawa ng track mat. Okay? So pwede mo siyang lagyan ng ibang background. For example, lagyan natin ng video or picture. So pwede siyang pang title back na gagamitin natin effects. Yan. See? So that is track mat. And then meron pa siyang isang effects na pwede natin gawin. Itong Luma Inverted. So ginagawa niya, ini-invert lang niya. So yung white naman, kina-cut out niya. Tapos naiiwan yung dark or black na part. Tapos yung ito, yung source natin, yung target natin na nilagyan ng transparency, pwede natin palitan ng clips or any other videos na gusto natin. And then here's the shortcut. For example, hanap tayo ng picture. Ito yung cloud. So gusto natin palitan to, itong source natin na video into picture. So any clip na gusto natin para hindi ka na magsiset up ulit. So just hold alt and then drag and then release. See? Automatic na siya. The same setup na ginagawa nyo from the first video clip. Ayan. So lagyan natin ng video sa loob. Parang transition siya. Adjust natin yung source video sa likod. See? So, title blocks, transition for lower thirds. Pwede natin gamitin to. Tapos, adjustan natin yung track mat material. Ayan. Okay? That is track mat. Yan yung power ng track mat. Kung kaya niyang gawin. Okay, that's all for keying and transparency.